ito ngayon ang challenging. Ang dami. Nakakapi talaga siya, yun. Yun! Ayun na. Okay. Yan. Okay. Hi guys! Welcome back sa aming Padre Pio Miracle Garden. Kaya ako nasa aming Miracle Garden kasi ang dami mga prutas na namumunga dito sa aming garden na to. Meron kaming grapes. Meron kami mangga. Meron kami dito. Kailan nyo to? Guyabano. Ayan. Ha? Guyabano. May atis. Tapos meron kaming atis. Meron kaming Davao pomelo. At maraming iba. Kalamansi. Duhat. Etc. But of course, thank you kay Ka Bernie Dizon. Kundi dahil kay Ka Bernie, hindi natin mapaparami ito mga tanim natin na mga prutas dito sa aming Padre Pio Garden. Kaya tayo nandito ngayon guys, because it is harvest time, no? Tayo ay magpipick na naman ng ating mga hinog na mga grapes. Ang kaibahan lang ng gagawin natin ngayon, we're going to pick red grapes. Unlike before na mga karaniwang na-harvest natin dito ay mga green lang na variety. Pero ito, hinog na ang aming mga red cardinal. Napakatamis guys. Let's go! Tayo ay mag-harvest na. Okay, ayan, meron tayo ritong mga red cardinal na grapes. So medyo mataas siya, no? Ayun, may isa pa doon. Pipitasin natin yung mga yan. Tapos meron pa dito. Ito puro green to eh. Ayan, mga green yan. Mga ilang linggo pa yan bago mahinog. Pero mas mabilis mahinog itong mga pula. Ito guys, oh. Ayan, oh. Dito yun. Ayan. Ayan yung mga dinugtong ni Ka Bernie na red cardinal. So ayan guys, oh. Dito na tayo sa tuktok. Ayan. Medyo nabulok na iba eh, oh. So, kailangan na natin pitasin to. Pag pinatagal pa natin to ay ayan na, nagsisimula ng mag-crack. Ito, wala pa naman to. Okay pa naman. Ayun, oh. Ayan, nagka-crack na sa sobrang kahinugan like this one. Uh-huh. Ayan, meron pa dito. Ito, wala na, oh. Sayang, guys, oh. Nabulok na to, oh. Oo, medyo natagalan bago tayo nakapag-harvest. Kasi irregular yung mga pagbunga nila, hindi sabay-sabay. Unlike yung green, sa sobrang dami, namomonitor agad natin kung kailangan na mag-harvest. Ito. Ito hindi pa masyadong hinog na hinog. Pero palagi ko, pwede na to eh. Tikman nga natin. Nagka-crack na kasi, oh. Kamis na rin eh. Kamis na rin. Pero asim-asim pa. Simulan na natin ang ating pag-harvest. Itong ating unang ipipick. Ayan. Ito ganda, oh. May crack na rin, oh. Ayan. Sakto. Sakto naman. Okay. Okay. Next. Oop, nahulog. Nahulog. Oh, okay mo. Okay. So guys, first time naming mag-harvest ng ganito. Kasi ever since, ang talagang grapes namin ay yung green.
Matagal na kami nagkakabit ng mga red cardinal. Pero hindi pa nahihinog ng ganito. So first time namin makapag-harvest ng ganito. Very challenging ang pagkitas ng grapes. Lalo na kung nakakabit siya dun sa tuktok nitong trellis. Oo, tapos masyadong kapit-takapit yung grapes eh. Dun sa tuktok, kaya medyo nahirapan kaming tanggalin. Pero still, nakakatuwa na makita mong nagbubunga yung mga tanim na to. Pero actually, ano lang to eh. Dugtong lang to ni Ka Bernie. Genius talaga to si Ka Bernie. Na kapit niya yung scion ng red cardinal doon sa aming grapes na hindi masyadong matamis. Tindi nito. Tapos, pag nag-pruning tayo, pwede na tayong dito kumuha ng pandugtong. Oo. Dahil dito bubunga uli yan eh. Oo. Ito yung malaking isang na dudugtungan ngayon ni Balong. Ayan, Balong, saan? Ayan. Puputulin niya. Puputulin niya yan. Yan, okay. Yan, pinutol na. Ito yung green variety kasi na gagawin natin yung red. Yan. So green ito muna. Green. Ito yung green variety. Yan, tapos, yun. Yung dudugtong niya ngayon doon sa green vines. Sa dulo. Sa birding bagging. Tapos yan, para rin yung nagdudugtong po ng mangga. No? Mangga. Yun din po ang principle eh. Yung so may scion siyang dala ng red cardinal. So tatasahan yung ganyan, parang palakol shape, no? Ginagawa. Tapos yun po. Tapos dudugtong niya na doon sa green variety, ayan na po. Ito, pag sibol nito, bulaklak na, bunga na agad. Bunga na agad bibigyan niya. Ang kulay na ng grapes niyan, pula na, hindi na green. Pula, po. Pero pag nag-pruning na tayo, sa ibaba nitong pula, din green pa rin ang bunga. Kaya ito, ang bag na ito, dalawa variety. Halo-halo. Pag yung stress technology natin. So ito pinaplastika na ngayon? Kailan baluti mo ng plastic eh? Kasi para magdikit yung cambium layer ng balat ng scion, tsaka yung balat ng root stock. Ayan. Kailan to? Balot na balot, pang balot dulo. Na balot, oh. Kailan to may airtight. Hanggang tuktok ha, guys. Airtight. Yung bubutasin naman na yan ng variety. Yan na. Ngayon, tatakpan mo pa yan ng plastic. Wala, malagyan mo plastic. Plastikan pa sa tuktok. Para hindi masira. Plastic na ice candy. Ice candy. Nalagay dyan. Yun, ayan na po. Ayan na. Ganun kasimple. Pagkaraan ng isang buwan po ito, pag sibol niya, may kasama ng bulaklak, iba na yung variety. Ang tanong ngayon, Ka-Bernie, saan ka makakabili ng mga scion ng red cardinal? Kailan po muna, magtanim muna kayo ng red cardinal variety. O kaya, wari, nagpunta kayo ng La Union, pwede kayong bumili doon ng scion, kung may existing na kayong puno, ayun, tsaka nyo, ganun lang po ginawa namin eh. Bumili lang kami sa La Union po ng cuttings ng red cardinal. Nagbebenta pala sila ng cuttings? Nagbebenta sila ng cuttings. Pero kung yung cuttings doon itatanim nyo, matagal po yun bago magbunga. Iba na yung may existing ka ng puno, tapos dugtungan mo. Ito na, umakit na tayo rito. Pero sira ni Ibo, kinakain ba ito ng paniki o ng ibon? Ibon. Teka, lupitin natin ng gunting. Okay. Yun. Isa pa. Okay. Ayun. Ayun pa po sa likod mo. Ano pa? Ayun. Ano po lang pasensya?
Ay, yung papa po nasa gilid mo. Saan? Ayan. Okay. Ayan, yeah. Oh, ayan na, ang dami na namin napitas, guys, no? Ito. Akita tayo ngayon. Kami tayo na hagdan dito sa isang level pa. Oh, ang dami pa pala doon. Oh my gosh. Hindi, ang dami pa rin yung sa gitna, oh. Papo, ito alambre, oh, yung likod mo, oh. Oo. Hindi, okay lang yan. Ang dami pa dito. Teka. Napakataas naman kasi na. Naglagyan ni Cabernet. Oh, yan. Saluhin mo dyan sa ibaba. Ako na lang sa salo po. Oh, sige, ha. Yan, ha. Oh, yun na. Sobrang dami naman ito. Ayun, oh. Yan niya karami, guys. Oh. Wow. Nagkatanggalin ko yung dahon para makita niyo, ha. Oh, ayan, okay ba? Oh, ayan, ganyan kadami. Mahigit sa, ayan. Kasi laki ng palad ko, mas malaki pa sa palad ko. At mas mataba. Ito so far, ang pinakamarami at pinakamagandang bunga. Oh, okay, tanggalin na natin. Opo, may nakatago pa dito. Palagi ko tatanggalin ko itong buong tangkay na to. Ito, kasi nakakapit siya dito sa ano eh, makapal na tangkay eh. Saka, unahin ko muna yung maliliit. O, dito muna tayo sa maliliit. Yan. Okay. Ito ngayon ang challenging. Ang dami. Nakakapit talaga siya eh. Oh. Yun! Ayun na. Okay. Oh my god. Hala. Pulutin nyo na. Pulutin. Aha. Very kind. Meron pa doon. Anay pa rito. Oh yan si Jun na. Ang pumipitas dito. Sa tuktok, medyo may kataasan na kasi. Ayan, ano yan, oh. Ayun, oh. Ayan. Ito, oh. Napakarami, no, guys. Sarap. Oh. Sige lang po ako ng kain. Sarap. Matamis na siya ngayon. Oo. Okay na, wala na naiwan dyan. Ano na, teranggos mo lang. Ah? Kuha mo yung nadya, ah. Na lang. Yun. That's it? Yun, na-harvest na natin. Lahat ng mga red cardinal. Ang susunod na lang natin ha-harvestin, hindi pa hinog sa ngayon, ay ito mga green. No? Ito mga anday pa namin dito, guys. Oh. Ayan, no? So medyo mag-iintay pa tayo ng ilang linggo bago natin ma-harvest ito mga grapes na to. Kasi pagkakaiba nito dun sa mga red cardinal ay mas matagal silang mahinog. Pero ang red cardinal mas matamis kesa dito. Ayan, dami po. Ayan, napagod tayo sa pag-imitas ng mga grapes dito sa aming garden. Pero tingnan nyo naman guys, napakagandang tingnan. This time, red talaga. Kasi mga una natin pinakita sa mga vlogs natin, kulay green eh. Pero ito red na red. Now, it's time to taste it. Okay lang ba ito kahit hindi pa nahuhugasan? Okay lang, hindi naman yan nalaglag. Ito na, o, tikman natin. Mmm! Ang tamis! Woo! Ang sarap! Napansin ninyo, man, focus mo lang yan. Meron pa rin siya mga buto. Oh, may mga buto pa rin. Hindi siya seedless, pero okay lang. Super tamis. Actually, pwede itong gawing juice sa sobrang tamis eh. So yeah, we have
one basket na napitas ngayon ng mga grapes. Hindi ko lang kung magkano kaya ito pagbibili mo sa supermarket. Ang lasa nito parang yung ano eh. Parang yung nabibili natin sa mga grocery na mga imported galing Australia. Mga ganong type ng mga grapes. Ang kaibahan nga lang ay may buto ito. Yung mga nabibili kasi sa mga grocery, seedless. So ito, ito na ang aming napitas so far. At mag-iintay na naman tayo ng ilang buwan bago tayo makapag-harvest ulit ng mga panibagong grapes. At ang susunod nga natin ay yung mga green grapes na. Alright, para doon sa mga gustong mapanood kung paano mag-propagate ng mga grapes, watch back lang kayo guys, no, doon sa iba mga vlogs natin dito sa ating YouTube channel at tuturuan kayo ni Ka Bernie Dizon kung paano magparami ng grapes na katulad dito sa inyong mga bahay-bahay. Alright, so yan. Yan ang ating vlog today. See you guys, ha? Bye! Subscribe to this channel, like our videos, and post your comments below. And always hit the notification bell.